daang-daang libong Pilipino nakakalat sa buong mundo. Matatagpuan sila sa mahigit 180 bansa sa 7 kontinente. Tinitiis nila ang lungkot na mahiwalay sa kanilang pamilya para makapagbigay ng magandang kinabukasan sa mga mahal sa buhay. Narito na ang programang magpapakita ng tunay na drama ng buhay ng ating mga kababayan sa ibang bansa at magbibigay na impormasyong makakatulong sa mga nais magtrabaho sa ibayong dagat. Magandang gabi po. Mula dito sa Athens, Greece, ako po ang inyong kapuso, Rhea Santos. Ako po ang inyong kapuso, Ivan Mayrina. Makisaya, makiisa, silipin natin ang buhay ng mga Pinoy abroad. Isang linggo, sinamahan niyo akong bisitahin ang makasaysayang bansa ng Greece. Mula rito sa Likavitos Hills na pinamumugaran ng mga wild wolves noong sinaunang panahon, tanaw na tanaw ang buong syudad ng Athens. Syudad na ipinangalan sa goddess of wisdom ng Greek mythology na si Athena. Inilibot namin kayo sa Acropolis, ang historical complex ng Athens, kung saan makikita nyo ang magarbong templo ng Parthenon at Erechtheos. Di kalayuan dito ang Temple of Olympian Zeus o Olympion na ipinagawa ni King Hadrian alay kay Zeus, ang hari ng lahat ng Diyos sa Greek mythology. Ito ang pinakamalawak at pinakamalaking sinaunang templo sa Greece. Sa Greece, napagahalo na ang kasaysayan at mga mito, kaya di mo na malaman kung ano ang katotohanan sa kwento lang. Ganon pa man, ikinararangal ng humigit kumulang 11 milyong Griego ang kasaysayan at kultura ng kanilang bansa. Idagdag nyo na ako sa milyong-milyong turista na bumibisita rito sa bawat taon. Sa humigit kumulang na 3,000 isla nito, di ka mauubusan ng bibisitahin. Ang mga malalawak na coastline nito ang ngayon nagsisilbing mahalagang lokasyon sa mga Pinoy na nais sumungkit ng kanilang swerte. Para sa mga Griego, ang mga Pinoy ay isang malapit na kaibigan. Sa mga hatid kong kwento ngayong gabi, nakita ko kung paano ang maayos na pagtratong ibinibigay nila sa ating mga kababayan. Lawak ng karagatan, kailan may hindi nagiging hadlang para sa mga nais umunlad ang buhay. Ngayong gabi, isang pagpupugay ang ibibigay namin sa mga Pinoy na nakikipagsapalaran sa karagatan. Ang bansang Greece ay kilala sa kanyang malawak at malalim na coastline. Hindi nakapagtatakang isa ito sa sentro ng daungan ng mga barko sa buong mundo. Ang mga Griego ay kinikilala bilang mahusay na manlalayag. Ayon sa Greek mythology, sa lahi nila nanggaling ang magagaling na manlalakbay. Sa daungan nito, makikita ang hile-hilerang yate, magagarbo at naglalakihan. Nang pumasok ako sa isa sa mga yate, nagulat ako sa mga nakilala ko. Hindi mga Griego, kundi mga Pinoy. Hindi na raw bago ang mga Pinoy dito. Katunayan, sa bawat yating makikita mo, isa o mahigit pang mga Pinoy ang nagtatrabaho. Isa sa kanila, si Lawrence. Kamusta naman ang pagtrato sa inyo ng mga, ng inyo pong amo? Pagtrato sa amo, yung sasabi ko, isa na siya sa pinaka masasabi ko na magaling magtrato sa crew niya. Ah, talaga? Preparing. Kasama ni Lawrence sa yate ang hipag niyang si Jenny. Mag-iisang buwan pa lang siya rito.
Anong particular na trabaho mo dito sa yate? Naglilinis. Naglilinis? Saan ka naka-assign? Depende sa aming dalawa kung saan ang gusto dito. Mayroon kaming... Mahiya ka pa? Sige, sige, huwag ka mahiya. Huwag ka mahiya. Ang ganda-ganda nga ng trabaho niyo eh. O, ano po? Tapos, ano, waitress. Maya-maya pa ay dumating si Kap. Dalawang anak at saka tatlong apo. Mahigit isang dekada ng kapitan ng yate si Kapitan Al. This is generators. Matagal na si Kapitan Al sa kanyang amo. Pamilya na ang turing sa kanya. Kaya nung ilibot kami ni Kap sa buong yate, tila siya ang may-ari. Kababayan! Ha? Sa ilang minuto naming paglalayag, naisip ko, siguro'y madami ang nag-aasam na marating ang kinalalagyan ni Kapitan Al, ang maglibot sa iba't ibang bahagi ng mundo, kumita ng malaki, at kilalanin bilang isang tunay na marino. Sa Maynila, mahigit kalahating milyong Filipino ang nais maging seaman o marino. Kada taon, libo-libong kabataan ang nagtatapos sa maritime schools, nag-aasam na masungkit ang pangarap na maikot ang karagatan. Ngunit ang tanong, may kahihinatnan ba ang kanilang mga pangarap? Seafaring is not an easy profession. More than 500,000 registered as seafarers in the Philippines. There are 89 maritime colleges in the Philippines. Eh? So many. And every year, they are sending out graduates. So that's why the number is so high. Ubod ng dami ng maritime schools, kaya may oversupply pa raw tayo ng seafarers. Hindi tuloy katakataka na marami sa kanila ang walang trabaho. Dolphin ship management. Matindi na raw ang kompetisyon ngayon, kaya mahalaga ang kalidad. Kung dati-dati Pinoy ang hanap, ngayon, mga Russian, Indonesian at Chino ang tinatanggap. Dagdag engganyo rin daw kasi sa mga employer ang mababang pagpapasahod sa mga lahing ito. Because yes, no. Bukod pa rito, tila nagiging purong negosyo na raw ang training ng mga seaman. Sa dami ng training na kailangang pasukin, halos nauubusan na ng pera ang mga aplikante. Okay, so this is the... Tuloy, nadagdagan pa ng buwan o kung minsan ay taon ang kanilang paghihintay dahil sa dami ng training na kailangan nilang pagdaanan at bayaran. Kaya marami sa mga naghihintay ay lumalagpas na sa age limit ng pagiging seaman. Isa na rito si Pitt. Pagtapos ng apprentice, inabutan kami ng tinatawag nila overage. Kaya muli hindi kami nakasakay ng barko, nakapag-apply kasi overage na kami. Wala na kami magawa kasi yun ang patakaran nila nga bago noon eh. Sa edad na 34, hindi na makasakay si Pitt. Dismayado siya sa nangyari sa kanya. Sa 5 taon niyang pamamalagi sa Maynila, hindi niya nagawang umuwi sa Mindanao. Nahiya na din ako sa mga tao doon sa amin. Nahimik na lang sila. Kasi alam naman nila na kahit ano pang gawin ko, wala na. Failure na talaga ako. Ngunit may mga pinalad mang swerteng makapaglayag papunta sa ibang bansa. Kamalasa naman ang nadatnan sa bansang dinaungan. 6 na taon nang nagtatrabaho si Peter Garumba dito sa Piraeus. Tulad ng marami, inasam niyang maging seaman. Ngunit ang binagsakan niya, kasambahay sa yate. Hindi ka makatulog. Kung makatulog ka, gigisingin ka. Gaganunin yung yate mo. Bastard! Tatawagin ka sa kabina mo. Where are you? Doon ako na ano, nagkaroon ng medyo yung parang takot na ba. So, hindi na siya sa ako sa ano? Natsyempo sa malupit na amo si Peter noon. Pati ang pakikipag-usap niya sa kapwa Pinoy, ipinagbabawal ng kanyang boss. Pag may kausap ako ng Pilipino, ayaw niya noon. Galit siya. Peter, come here. Sabi niya sa akin, ginanon niya ako sa leg, biglang tinulak sa loob. Parang... ang sakit ng pakiramdam ko doon. Hindi nakayanan ni Peter ang pang-aabuso ng amo,
kaya't nagplano na siyang tumakas kahit walang hawak na papeles. Nakahanap man ng bagong amo si Peter, kahit paano'y masakit pa rin sa loob niyang mangamuhan sa yate bilang kasambahay. Yung una, hindi ko talaga matanggap yun dahil may vision ako sa sarili ko na magkaroon ako ng, kumbaga parang magkaroon ako ng lisensya na isang, kumbaga parang magkaroon ng official. Ayon sa ating embahada, hindi na raw bago ang ganitong mga istorya. Madalas daw kasing gamitin ng mga Pinoy ang kanilang seafarer's visa para tuluyang makapasok sa Greece. Di na mo-monitor ang pagpasok nila at napupunta pa sila sa malulupit na amo. Ang pinakamadaling paraan na legal is to be employed as seafarers. Because Greece has one of the biggest, if not the biggest, maritime fleet in the world. They are in need of seafarers, men and women. Kung tutuusin, swerte na raw si Peter at hindi siya hinabol ng kanyang amo. May iba raw na nahirapang makawala sa kanilang huling employer. If they leave the employer because of complaints na antemano sana, they should have anticipated like low salaries which are much lower than the land-based ones, they could be charged with breach of contract. May humigit kumulang 5,000 Pinoy seafarers o mga Pinoy na nagtatrabaho sa mga yate sa Greece. Ang iba sa kanila ay mga nag-jump ship na o nag-TNT. Si Cesar, bago pa man maging legal, may kung ilang beses nang patalon-talon ng barko. Ang dating seaman, naging kasambahay sa yate. Siyempre, mahirap rin kaya nag-stays na lang kami dahil yun sa kahirapan sa atin. Especially may anak ako. Nandiyo nag-aaral ang anak ko. So, pinagtsatsagaan na lang namin yung hirap namin noon. Minsan nga, dinadalawa pa kami doon sa, no, yung port captain namin, so, sa bukid. Nagpipiko, nag-uukay na lang kami doon pag wala kami trabiyahe. Kahit putok-putok na yung mga kamay namin, sacrifice pa rin. Ito yung mga connection sa baba, ilaw. Sa tulong ng isang kaibigan, nilakad ni Cesar ang kanyang papeles upang maging legal. Hanggang sa sinwerte siyang makakuha ng residence visa. Pero kailanman, di na niya maibabalik ang dating posisyon niya sa barko. Kalimitan nga dito, mga ganyang graduate, pero nasa bahay. Mga civil engineer nasa bahay, nag-guardian driver, ganun. Maswerte nga yung iba. Eh kung anong minsan, nasa yate sila, mga civil engineer, na ipapasok ko dyan. Ganun paman, para kina Peter at Cesar, tuloy pa rin ang buhay. May pag-asa yung mga, sinasabi ko lang sa mga newly graduate, huwag silang malisan ng pag-asa. Sa ngayon, tulad ng daang-daang libo nating kababayan sa iba't ibang bansa, dumanas man ang hirap. Ang mahalaga sa kanila ay makapagpundar para sa hinaharap at maiayos ang buhay ng kanilang mga pamilya. Kung namangha kayo noong isang linggo sa ganda ng Acropolis, muli kayong mamamangha sa mga monumentong aming ipapakita ngayong gabi. Pangalawa raw sa mga dapat bisitahin sa Athens ay ang Ancient Agora o Old Market. Noong 6th century BC, ginagamit na ang Agora bilang pamilihan. Ito rin ang sentro ng politika, relihiyon at komersya. Makikita rito ang mga ruins at pundasyon ng mga dating gusali. At bagaman marami nang nangyari sa paglipas ng panahon, matatag pa rin nakatayo ang Temple of Hephaestus, Church of the Holy Apostles, at ang Stoa of Attalos. Ang Temple of Hephaestus ay sinasabing best-preserved Greek temple. Itinayo sa pagitan ng 460 at 420 BC at hanggang ngayon matatag pa rin. Dito dinadasalan si Hephaestus, God of the Smith o Manlilikha, at si Athena, Goddess of Wisdom. Habang ang pinakamodernong istruktura sa Agora ay itong Church of the Holy Apostles na itinayo noong 11th century. Dito sa Greece, hindi lang sa araw ng mga patay binibisita ang ilang sementeryo. Ang mga libingan noon pang 12th century, ngayon ay atraksyon na para sa mga turistang tulad ko. Ang English word na ceramics at cemetery ay mula sa Griyegong salita na keramikos.
Pinangalan ng keramikos ang sementeryo dahil matatagpuan ito malapit sa ancient potter's quarters na sikat sa mga gawa nitong potteries. Dito sa Keramikos Cemetery, nakabahay ang mga labi ng mga sinaunang Athenians. Nakahilera raw sa gilid ng mga daan papasok sa sementeryo ang mga nitsyo ng mga importanteng tao. Samantalang nakalibing sa bandang loob ang may mas mababang ranggo. Ilan lang ito sa mga monumentong aming nilibot sa ancient agora. Sa aming pagbabalik mamaya, dadalhin naman namin kayo sa Roman Agora. Bukod sa mga monumento, ipapasyal din namin kayo sa shopping areas. Abangan ang pagpapatuloy ng aming biyahe sa makulay at makasaysayang bansa ng Gresya. Hindi mo raw tunay na makikilala ang isang bansa kung hindi mo lubusang kikilalanin ang mga tao rito. Isang oras mula sa Athens, narating namin ang Anthusa. Dito, buhay na buhay pang ginagawa ng pamilya Gavras ang sinaunang kulturang kanilang kinagisnan. Wow! Madam? Yes, Rhea, this is for you. Tulad nating mga Pinoy, mainit nilang tinatanggap ang kanilang mga bisita. Pinaghahandaan nila ito at tinitiyak na asikasong-asikaso. Beautiful home. Sila sina Nico at Lucy Gavras. Malapit daw ang mga Griego sa mga Pinoy dahil tulad natin, nakaranas din sila ng madugong labanan at sumailalim sa diktadurya. You can take. This is no chemicals. Sa kanilang bahay pa lang, kita na ang impluwensya ng kanilang tradisyon. Agad na sumalubong sa amin ang kanilang grapevines. Ganito raw kasi ang kalimitang sistema ng kanilang bahay, malapit sa pinanggalingan ng kanilang pagkain. Dito, ang mga ubas na kanilang napipitas ay galing mismo sa kanilang grapevines. Ang mga ubas na ito, maliit man, matindi naman ang sarap. Ilang ubas lang ang iyong matikman, animoy nakatuntong ka na sa langit. Naku, mukhang mauubos ko ata ang mga bungang ito bago pa man maging krasi, salitang Griego para sa alak. At alam nyo ba kung anong silbi ng water plastic bags na ito? Panakot sa mga lamok na naistikman ang mga ubas. Because they pass by, when they pass around, pass by, they see themselves huge, something attacking them. Oh, okay. You see, and they run away. Very natural. They get scared. They get scared, they run away. Palibas ay walang kainan na hindi nawawala ng alak. Bawat pamilya noong unang panahon ay may sarili ring winery o paggawaan ng alak. This is the cellar. Sa ibaba ng kanilang bahay, makikita ang kanilang paggawaan ng alak. Sabi nila, hindi raw sila nagbebenta ng alak. Ang dahilan daw kung bakit bawat pamilya ay may sariling winery ay dahil sa kanilang mga pagdiriwang at pangregalo rin tuwing may okasyon. Ang tradisyon ng paggawa at pag-inom ng alak sa bayang ito ay singtandana ni Dionysus, ang diyos ng alak at kasiyahan sa Greece. What do you do with this? You press it? Inilalagay nila ang mga bunga sa bilugang makina na ito at pinipiga hanggang lumabas ang purong katas. Very nice. Kung inaakala niyong madaling katasan ng mga ubas, nako, tila kabit-kabit na kalyo ang aabuti ng kilikili niyo. Professional wine. Think excelente. Pero pagkatapos naman ng lahat, papawiin ang espiritu ng alak ang iyong pagod. Siyamas! Siyamas! Pagdating sa kanilang pagkainan, nako, wala ring pinag-iba ang mga Griego sa atin. Bawat dikdik, bawat hiwa, bawat halo, may kasamang pagmamahal. We spent hours and hours in the kitchen, every day. The housekeeper has to cook for hours. It's not like the American, everything is ready and you put in the microwave and that's all. We spent hours to cook. So this is very important if you cook.
There's much passion in cooking. Of course. Hindi rin daw sila mahilig maghalo ng panlasa sa kanilang mga putahe. No, not spices. In North Greece, they put some spices because it's a little cold. We use basilico, oregano, something just for spice. Yes. From our garden. We use this onions. Herbs, garlic, herbs. Yes. We use much herbs. Wow. Very healthy. At ito pa, di mo raw matatawag na authentic ang Greek cuisine kung di gagamitan ng olive oil. Alam nyo bang sa buong mundo, sila ang pinakamalakas gumamit ng olive oil? 20 litros bawat pamilya kada taon. Pasta, prutas, isda, gulay at keso, yan ang kadalasang makikita nyo sa kanilang hapagkainan. Bagamat kadalas ay mga kababaihan ang naghahanda ng pagkain, tumutulong din ang mga anak na lalaki. How many times do you eat in a day? Breakfast, lunch. And Dimitri say he eats dinner, but we try not to. Okay. So you spend long hours on the table. Of course, to prepare. And the other thing, in Greece, the families are very, very close. Matapos ang ilang oras sa kusina, handa na ang lahat. Nako, tila naguhumiyaw na ang sikmura ko sa aking mga nakikita. At syempre, sa munting salo-salong ito, hindi nawawala ang konting katuwaan. Ang mga Griego, sumasayaw kahit malungkot, pero lalong-lalo na kung masaya at nagdiriwang. Ngayon, nararamdaman ko ang kultura ng mga Greeks dahil tuturuan nila akong sumayaw. Mahalaga ang sayaw sa buhay ng mga Griego bago pa man mabuo ang kanilang bansa. Ito ay mga ritual na kadalasang ginagawa sa loob ng mga templo. Kadalasan, nakaporma silang pabilog tuwing sumasayaw. Magkakonekta ang kamay sa balikat, panangga sa mga masasamang espiritu noong unang panahon. Ang sayaw nila ay refleksyon ng kanilang klima at sitwasyon, tulad na lang nitong kalamatyanos at balyos. Ang Zame Bikikos, sayaw raw ng mga sundalo at mga preso. Ito naman ang Sirtaki, sayaw na pangmaramihan. Salit-salit ang mga babae at lalaki, paikot na sumasayaw. Siyempre, di ko pinalagpas ang pagkakataon. Nakalilito man, hindi pa rin ako humintong matutunan ang kanilang traditional dance. Tila hindi sila nauubusan ng enerhiya sa kanilang pagsasaya. Animoy, pista sa atin. Iba man ang kanilang lengguwahe. Pagdating sa panlasa at saliw ng mga paa, di tayo nalalayo sa kanila. Mahirap mang sundan ang bawat hakbang nila. Ang koneksyon na nararamdaman ko sa mga Griego habang nagsasayaw ay sapat na para maramdaman ko na naging bahagi ako ng kanilang pamilya, ng kanilang komunidad. Dito sa labas ng ancient agora at keramikos, matatagpuan ang Roman agora. Itinayo sa pagitan ng 9 at 11th BC mula sa pondo ni Julius Caesar at Augustus. Nang dumating ang Byzantine at Ottoman period, ginawa itong komunidad na puno ng bahay at maliliit na pagawaan ng iba-ibang mga bagay. Ngayon, makikita na rito ang iba't ibang shop sa gilid. Ngunit, may mga monumento pa rin natitira. Ito na lang yung mga natira sa dating silid-aklatan dito sa Athens. Ito yung tinatawag nilang Library of Hadrian. Itinayo ito ng Roman Emperor na si Hadrian noong 131 hanggang 132 AD. Ngunit higit pa ito sa silid-aklatan. Ito ay ginamit din noong unang panahon bilang cultural hall, garden, gallery at lecture hall. Ito ang agora, naging sikat na pamilihan noong sinaunang Athens. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin nawawala ang buhay at kulay ng lugar na ito. Dito sa agora, lahat makikita at mabibili mo para siyang baklaran sa atin. At kung sa atin may ukay-ukay para sa mga damit, dito naman, ukay-ukay para sa mga gamit sa bahay.
mula sa lumang plato't plancha hanggang espada. Maging ang lumang radyong ito, gumagana pa. Kung nagutom ka sa pamamasyal at fast food ang hanap mo, souvlaki ang para sa'yo. Matatagpuan sa halos lahat ng kanto, ito raw ang dating hamburger ng mga Greeks. Ang souvlaki ay kahawig ng shawarma, patong-patong na kanin ng lamb, baboy, baka o manok na niluluto habang umiikot sa skewer. Ang karne, sasamahan ng french fries at mga gulay, tapos ibabalot sa pita bread at lalagyan ng sauce. Sa halagang 1.5 hanggang 2 euros o 100 to 130 pesos, siguradong busog ka na. Feel good. Sobrang sarap. Ito, kahit ito lang, lunch mo na to. Kaya dinner mo na. Pwede na. It is very nice fish. Uuwi ka ba namang walang souvenir mula sa Greece? Sa paligid ng Agora, maraming souvenir shops. Makabibili rito ng iba't ibang souvenirs tulad ng magnets, bronze, ceramics, damit at kung ano-ano pa. Aphrodite is the god of beauty and love. Zeus, it's Hera, is the father of all the other gods. Siyempre, ang sikat na produkto ay ang mga estatwa ng Greek gods at goddesses. Mula 1.50 euros hanggang 50 euros ang presyo ng mga produktong makikita mo rito. Pero kung ako sa inyo, gamitin nyo ang kapangyarihan nyo sa pagtawag, lalo pat malapit sila sa mga tulad nating Pinoy. That's big, 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 big money. These Filipinos are my friend. O ano, handa na ba kayong bumiyahe sa Greece? Ang tip ko sa inyo, huwag lang puro shopping ang atupagin. Dapat pa rin mangibabaw ang pagnanais nating makilala, hindi lang ang kasaysayan ng isang bansa, kundi ang puso ng mga taong tumatanggap sa atin bilang bisita. Kaya hanggang sa muling biyahe natin, Efaristo o salamat sa ating wika. Sa pakikipagsapalaran ng ating mga kababayan sa iba't ibang bahagi ng mundo, may mga kwento ng pighati at tagumpay. Inipon namin ng mga istorya para malaman ninyo kung alin ang mga isyong malapit sa puso ng ating mga kababayan. Hindi lang sa Pilipinas problema ang mga umaalmang opisyal na nasibak sa kanilang pwesto. Maging sa Greece, tila sumasabay sa mga nangyayari sa Maynila. Hindi ko alam kung ano yung punot dulo ng singgalot namin na ambassador. Basta, nung dumating ako dyan, nung dumating siya rito, hindi na siya in good terms sa akin. Sa loob ng 6 na taon, si Mona Dizon ay naging sekretary ni Ambassador Norberto Basilio, ang dating ambassador ng Pilipinas sa Greece. Nang pumalit bilang ambassador si Lourdes Morales, inilipat daw si Mona bilang clerk sa consular section ng embahada noong January 2004. Pero hindi nagtagal, tinanggal din siya sa kanyang pwesto at ibinigay ang kahuli-hulihan niyang sweldo. Nagulat ako, hindi ko alam kung anong reason. So I'm trying to ask the administration officer kung ano ang dahilan at bakit ako pinalis. Wala siyang mabigay na reason kung bakit ako pinalis. Basta sabi niya, utos daw na ambassador na i-terminate ako. Ngunit ayon sa ipinadalang sulat sa amin ng Embahada ng Pilipinas sa Greece, kontraktwal lang daw ang status ni Mona. Ayon sa embahada, ang mga local hires ay binibigyan ng 6 na buwan na kontrata. Nasa embahada ang desisyon kung itutuloy ito o babawiin, may dahilan man o wala. Binigyan pa raw ng embahada ng 45-day notice si Mona bago ito tanggalin sa pwesto. Hindi nila ako pinapasok sa loob ng embassy. Dahil sabi, hindi na daw ako kailangan doon. Tuwiran namang itinanggi ng embahada ang paratang na ito. Hindi raw nasunod ni Mona Somas ang clearance procedure habang sumasailalim sa renewal ng kanyang appointment. Nang dumating pa raw siya sa embassy, ang abugadong kasamay nang haras pa sa mga embassy personnel. Ang feeling ko, naiyak na lang ako sa sarili ko na para bahong aping-aping tao na bakit ganun ang ginawa sa akin na hindi ko alam kung anong kasalanan ko nagawa at ganun na lang ang ginawa nila sa akin na umalis, na terminate ako. Idinulugman daw ni Mona ang kanyang kaso sa DFA
tila wala naman daw nangyari. Sa tulong ng kanyang Griegong asawa, nagsampa sila ng kaso sa Greek court. Makalipas ang ilang buwan, nagbaba ng desisyon ang korte. Kailangan bayaran ako ng Philippine government dun sa pag-alis ko ng trabaho hanggang sa at present. Kailangan. And then after that, yung pag may penalty sila na gagawin, hindi pag-report dun sa korte. Pero tilang embahada natin ay hindi alam ang naging hatol ng Greek court sa kaso ni Mona, na isa na rin palang Greek citizen. Ang mga diplomats daw kailan may wala sa jurisdiction ng Greek law, lalo na pagdating sa mga issue tulad ng labor disputes. Sa kaso ni Ms. Somas, walang makikitang labor dispute. Hindi lang talaga nirenew ang kanyang kontrata. Yung pong karapatan ko, ang pinaglaban ko, na pa, gusto ko pong ipaano sa kanila na hindi ako masamang tao, na wala akong ginawang masama. Sa iba namang balitang Pinoy sa Greece, isang Pinay sa Greece Television ang nagtagumpay. 1990 nang iwan ni Judith ang pamilya at pag-aaral para magtrabaho bilang DH sa Greece. Malungkot kasi malayo sa mga pamilya. Oo. Tapos nag-isa lang ako at saka hindi pa ako marunong magsalita ng Greek. Pero ang hirap at lungkot, panandalian lang. Pagkaraan ng ilang taon, ikinasal siya sa isang Greek businessman. Maganda man ang buhay sa piling ng anak at asawa, tinupad pa rin niya ang kanyang pangarap, ang lumabas sa telebisyon. Sa restaurant, so may isang manager lumapit sa akin kung gusto ko raw na mag-extra sa TV. Mahigit isang taon na rin siyang umaarte bilang kasambahay, turista, o kaya'y kaibigan sa ilang telenovela sa Greece. Katunayan, nag-aabang na lang siya ng tawag para sa susunod niyang role. Spla. Patunay si Judith na tunay na may pagmamalaki ang talentong Pinoy. Mapunta man siya sa iba't ibang bahagi ng mundo. Parang siya, Josh. Kung sa Pinas national pastime ang basketball, sa Greece, daladala pa rin ng mga Pinoy ang hilig sa bola. Isang basketball game ang inorganisa ng Seafarers sa Greece. Binubuo ito ng apat na grupo para sa Veterans Division at pito naman para sa Rookie Division. Ang mga grupo ay nanggaling pa sa iba't ibang daungan ng barko sa Athens, ang Glyfada, Kalamaki, Flisvos ANB, Piraeus, Marina Zeas at Volyagmeni. Nag-umpisa ang tournament sa Zapio Basketball Court noong September 9 at magtatapos naman sa Disyembre. Sa kasalukuyan, ang grupo ng Kalamaki ang nangunguna sa Rookie at Veterans Division ng tournament. Inaasahang iinit pa ang palaro sa mga susunod na elimination round. Hanggang sa susunod na Miyerkules, tunghayan muli natin ang tunay na drama ng buhay. At mahalagang impormasyong makakatulong sa mga nais magtrabaho sa ibayong dagat. Mula dito sa Athens, Greece, ako po ang inyong kapuso, Rhea Santos. Ako po ang inyong kapuso, Ivan Mayrina. Magandang gabi po sa inyong lahat. At sa bawat Pinoy abroad, mabuhay ka! Kumusta kayon? Greetings sa nanay at sa lahat ng mga relatives. Binabati ko yung aking mga kapatid diyan sa sa Batangas City at saka yung aking kaisa-isahang ina na si Caridad. Binabati ko kayong lahat diyan sa Pilipinas. Sana nasa mabuti kayo laging kalagayan. Binabati ko lahat ang mga mag-anakan ko diyan. Merry Christmas. Janet, si Babel. Kumusta kayo diyan? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Merry Christmas.